Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general love reading for fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Take only what resonates. Bali, hindi po ito magre-resonate sa lahat. Ano po? So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Again, this is for fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Sa mga gusto mo pa personal reading, tignan mo na lang dyan sa description box. Nandyan yung details para doon. Also, yung ibang channels natin, nandyan na lang din. Paki-check na lang. Again, this is for fire sign, Aries, Leo, Sag. Let's start your reading. Okay, fire sign. Okay. Four of Cups, Ace of Wands, and Ten of Wands. Parang may person na parang nag-iisip na lang, gusto ko na ng new beginning, napapagod na ako, gusto ko nang i-end ito, the Ten of Wands. The Four of Cups, parang hindi na siya sure kung masaya pa ba siya. Ito person na to, nagtitingin na siya, tinitignan na niya yung realidad ng buhay. Pagod na itong person na ito. Like, whatever you show this person, kahit ano ipakita, ibigay mo sa kanya, parang hindi na yun importante. Kung magka-relasyon kayo nito person na ito, I doubt na may pagmamahal pa siyang nararamdaman mula sa'yo. Parang wala na siyang tiwala doon sa pagmamahal na binibigay mo. And, yung iba sa inyo, okay, chinek ko lang yung mic. So anyway, with the King of Swords, nakikita natin na nagdududa siya sa'yo. Lalo na sa ibinibigay mong tulong sa iba. Kung ano man yun. Nagdududa, pwedeng may kinalaman sa third party situation. Yung iba, pwedeng may kinalaman sa bakit bigay ka ng bigay sa taong ito? Ano bang meron? Gato ganyan. And what's with the Four of Cups? Yeah. Marami siya na sa isipan na hindi niya masabi eh. Gusto niya na talagang i-end ang connection and relationship. Nasasaktan siya. Nasasaktan siya sa mga bagay na iniisip niya, sa mga pinagdududahan niya sa'yo, sa mga hindi niya naiisip na maganda regarding sa'yo. Seven of Swords. I feel like there are times na nagiging open siya regarding doon. Vino-vocal naman niya. Sinasabi niya sa'yo. May mga times nagagalit siya sa'yo because you know, parang everything na ginagawa mo para sa kanya is mali. Kasi may something siyang nararamdaman na might be nagpapalungkot or nagpapahirap sa kanya. Nagpapasakit sa kanya. Binabantayan ka niya. Kung ano man yung gawin mong mali or what. Binabantayan ka niya kada kilos mo. Nandiyan lang siya nakasubaybay. I feel like meron ka na mamanage na itago sa kanya. Pero hindi man niya yun nakikita, nararamdaman niya yun. May nakikita ko dito naka-dextrose. Ah, no. Yeah. Naka-dextrose, naka-oxygen, or something na may kinalaman sa ginagamit sa hospital. Parang nakakabit sa katawan. Maybe yung oxygen yung nasa bibig. This could be a reading. Or maybe you do have asthma. Ace of Cups is here. This person loves you. Mahal ka niya. King of Cups. Mahal na mahal ka niya. Kaya nga siya nag-hold on eh. The Queen of Wands. Nag-hold on siya kasi mahal ka niya. Iniiba niya minsan yung attention niya. O inilalagay niya lang sa, hindi, kasi ganito ganyan, baka ganito lang yun. Kumbaga nilalabanan niya na rinis mo yung sariling isip niya dahil sa pagmamahal niya sa'yo. Pero,
hindi pa rin niya maitanggi sa sarili niya na nag-iisip siya ng ganito, nag-iisip siya ng ganyan. Kasi ang lakas ng pakiramdam niya na parang pag wala ka sa harapan niya or hindi ka niya nakikita, may something na ginagawa kang hindi niya alam or makakapagpasakit sa kanya. So masyado siyang nag-iisip ng iba dito. Knight of Wands is here. Maybe you are enjoying yourself without this person, so that's why. Kaya siya naghihinala, nagdududa kasi nag-i-enjoy ka mag-isa, hindi mo siya sinasama. Or hindi ka nagpapakita ng paipakialam ko sa kanya, basta masaya ka lang. What is the advice regarding this connection? Ano yung advice dito? King of Pentacles, Four of Swords. The High Priestess. Kailangan mo siyang unawain, intindihin. Kailangan mo siyang tabihan. Kinakailangan. Kahit nakikita mo kasi siya nakangiti, eh hindi mo nakikita yung lungkot at yung sakit na nararamdaman niya. Maybe you feel like this person is okay, pero definitely hindi siya okay. And lalo na kung you're dealing with a person na may sakit, kaanak lang, yung iba may kinalaman sa pregnancy, yung iba may kinalaman sa sakit niya, or medyo limited lang yung kaya niyang gawing kilos. You have to understand this person. And ikaw na rin mismo makakaramdam kung natapos na ba yung pag-iisip niya na yon, na okay na ba talaga siya fully. Huwag mo tignan kung ano yung mga ipinapakita niya, nakangiti siya, masaya siya. Kasi yung pakiramdaman mo siya, ganun. And what will happen in the near future for the both of you? Page of Pentacles. Kung may ginagawa kang mali, masama, hindi maganda sa connection, relasyon ninyo ng person na ito, I can see karma. So be careful. Karma is real. So if you're already married in a relationship sa taong ito, medyo mag-ingat ka. Naaalangan yung finances mo. Possible na bumagsak ka. The Magician, The Fool, yeah, I can see you still manipulating this person. Ikaw pa rin ang nasusunod. May basa niyo, may kinalaman sa pag-iinom, pag-bisyo, or what. Seven of Wands, Three of Wands is here. Kung gusto mong pagtibayan or maayos ang connection na relasyon ninyo, kailangan mo lumayo dito sa mga masasamang impluensya sa'yo. Like, you have to pray also for some of you. Kasi hindi ko nakikita nagbubunga na maganda ito sa'yo kung itutuloy mo yung gantong gawain mo. Pero kung wala naman, you are okay, wala kang ginagawang mali, masama regarding your person, then nakikita natin na wala naman tayong masama na kinakalabasan itong connection na ito. But rather, mas nakikita natin yung improvement mo with the Magician. Mas may mga skills ka na i-develop. I can see you learning a lot of skills. The Fool is here. Maybe some kind of new beginning. Yan. New skills ang ma-open sa'yo. New talent ang mailalabas mo. And I'm really happy kasi maaaring makatulong ito sa'yo. Yung iba may kinalaman sa driving lessons, driving, or pwedeng may mga makuha kang makakatulong sa'yo para malayo yung maabot mo, marating mo. Na maaaring dati ito ay pinapangarap mo, matutupad ito para sa'yo. So kung wala kang alam mo sa sarili mo, wala kang kasalanan talaga. So thank you for watching. I love you all and bye-bye.